So, hi guys! Today, I will show you kung ano yung isa sa mga recipe na ginagawa ko sa aking leftover fish. Ayan. Para hindi na mapuro tayo sarsado. So, matagal ko na siyang ginagawa guys and gusto to ng mga anak ko. So, I hope magustuhan din to ng mga anak nyo at magustuhan nyo rin ng aking simple recipe. So, here's the ingredients. Ayan. First, of course, the leftover fish. 3 cloves of garlic, breadcrumbs, salt and pepper, taste, and yeast. One egg, and all-purpose flour, and veggies. Hindi po kasi ako nagamit ng magic syrup guys, so I only use veggies. Nasa inyo na po yan, so let's start. Mga bala guys, yung potatoes is 6 pieces po siya and I think medyo marami po siya. Think ko po hindi lahat yan ay magagamit ko. So, kung may matira man mamaya, I think gagawin ko na lang siya ng another recipe para iluto. So, that's all guys. So, first guys is lalagyan lang natin na tubig yung ating kaldero. Insakto lang guys para sa patatas natin. We will add the 3 cloves of garlic. Pinch of salt. Then, the pepper. So, i-boil muna natin siya guys. Pag medyo nag-boil na siya, bago natin ilalagay yung patatas. So, let's boil it muna. So, while I'm preparing the potato guys, hihimayin ko muna po itong aking leftover fish. Kasi medyo matagal pa naman yun. So, I'll prepare this muna. Herbs and dill. So, mix lang natin. O nga pala guys, nilagyan ko na ito ng half
all purpose. Hindi pa siya nabigyan kanina. Make sure na wellness na. Ayun na guys, mainit na yung ating ayun, mainit na siya. Try na natin ang ating try na natin ang ating potato balls with fish. Hindi ko alam guys kung anong tatawag ko dito. Actually try lang natin siya until golden brown. Kasi guys, yung patatas and yung fish is luto naman na. So, wala na tayong masyadong kailangan lutuin pa. Ayan. Sobrang init ata na aking oil. Look, kakalagay ko pa lang is na-toasted na. Ayan. Kasi ingredients natin guys is nakagawa tayo ng 20 na malalaking potato fish balls. Ayan. So guys, hindi ako mapapahiya dito. Sobrang sarap na ito. Kailangan lang natin siyang bantayan para hindi siya ganun kasunog. Kasi yung gundi natin gusto na tumait. Guys, promise, you should try this one. I'm joking. Ayan, you should try this one. So, ayan. Ang sarap niyan, guys, promise. Paanohin nyo naman na siya, guys, palamigin bago nyo siya kainin. And for the leftover potatoes, guys, ayan, ito. So, para po sa natirang apat na cubes ng patatas, guys, ayun na, smash ko na rin siya. Minash ko na siya. Isip ko na gawin na lang siyang mashed potatoes. Ayan. So, for mashed potatoes, guys, kailangan lang natin is this 1 tablespoon of water. Kasi apat na piraso lang naman siya, guys. Konti lang siya. And 1 cup of milk. Any kind of milk, guys. Akin nga ginamit ko is berbrand lang. Tinimpla ko lang siya, guys. Ayan. So, I will start to cook this one. So, add na lang kayo siguro ng salt para hindi siya masyadong nakakaumay, guys. Oh, I start na. Natin mag-evaporate yung ilong. Ayan, pamag-dry siya.
Few moments later. This is our final mashpitas, guys. And sorry, madilim. Ano, ba't kasi ako walang flash yung aking phone. Sorry. Yan. Sorry na siya. Yeah. Sarap. Hindi na siya masyadong masabaw. Okay, sticky nga, guys. Oh. Napakasarap. Guys, share ko lang kung paano ko gumagawa ng sauce. You can have your own sauce naman. Pwede ko yung gumamit ng ketchup or ng langhang. This is mayonnaise. I have mayonnaise. Ayan. Kahit sa mga french fries, guys, ganda yung ginagawa ko. And cheese powder. Ayan. Minimix ko lang yan siya, guys. Alam niyo ba yung cheese powder ko? Free lang siya dito. Ayan. Diba? Para tipid. Tapos, add some mayonnaise. Sobrang sarap na ito, guys. You can also add mayonnaise and ketchup. Nasa inyo po yan kung ano gusto nyo ang sausawan. Panting cheese. Sinoy ko. Sugay ko rin. Ayan. Ito na lahat ng finished product natin, guys. This is all our finished products. So, ingredients natin, makagawa tayo ng 20 na potato balls. Ay, potato fish balls. Sa ating ingredients ay nakagawa po tayo ng 20 pieces of potato fish balls. Ayan ha. Large pa yan, guys, ha. Hindi pa yung maliliit. Kung maliliit pa po yan, naku po. Madami po tayong magagawa. And for the 4 days of potatoes, here, nakagawa tayo ng isang yan, bowl ng mashed potatoes. Yan, sobrang yummy. Nakagawa ka pa ng appetizer mo, di ba? Nakagawa ka na ng pwede mong ulamin or snack or anything, kung ano mang gusto mong gawin sa kanya. Kainin mo siya ng pang-merienda or what. Tapos, nakagawa ka pa ng appetizer. Pwede mong kainin. Then, this is the sauce. You can use ketchup, guys, if you want, ha. It's up to you. So, ayun lang, guys. That's my vlog for today. Sorry, medyo madilim na. Lobat na kasi ako, guys. So, that's all. Bye, guys. Hope you like it. The next day.